Hello po mga ka-cooking mama, isi-share ko lang, nagluto ako ng kare-kare kahapon. So on Sunday, nagmamadali pagkagaling sa church, gutom. So naisipan kong ikare-kare yung aking porterhouse. So isang piraso lang to, kinato sa apat. Inilaga ko saglit, mga 5 minutes. Then ayan, nagisa na ako ng bawang and sibuyas. Sa konting-konti lang na mantika, no? Ayan. So patapos natin ito isang kutsa, ilagay natin yung karne na inalis sa sabaw. So yung sabaw, set aside natin, gagamitin natin yung mamaya. Ano yung pinaglagaan? So ito na yung karne. Kinat ko lang sa apat, kasi tatlo lang naman kami kakain. So yan, nilagyan ko ng peanut butter. So pinatay ko yung kalan para hindi masunog. So maganda kasi yung peanut butter is isinasama sa paggikisa o pangsakutsa para matunaw. Ayan. So tinunaw ko. Ayan. Pinatay ko muna yung kalat. Manilagyan ko to siguro na mga 6 na kutsara peanut butter. Then sinuot ko dito yung broth, yung pinaglagaan ng baka. Ayan. So sa aking tansya, mga 2 cups siguro yon. So ayan, lagyan natin dito yung 1 beef cube. So hindi ako naglagay dito ng asin, ano, yung cube lamb. Then add natin itong gulay, sitaw and eggplant. Haluin natin. Then, lagyan natin ito na ang pampakulay, yung achwete. So, ang binibili ko kasi yung talagang buto. Ayan. Sinala ko ng aking mga kamay at ang aking mga daliri. Ayan. Siyempre, pag nagluluto ang mama, is malinis naman ang kamay, siyempre. No, hugas ng hugas yan. So, ayan. Sayang yung natira. Nidagay ko ulit. So, be sure na yung kulay ng ating kare-kare is ma-orange, no? Kasi, para ano, mas masarap dignan. So, yan na, na-attain ko na yung kulay. Mag-a-add ako dito ng 3 tablespoon breadcrumbs. So, itong breadcrumbs na to kasi ang magpapalapot ng sabaw. At mag-a-add din ng lasa. So, ayan. So, yung iba, nilalagyan to ng giniling na bigas. Pwede din naman. Yun naman talaga ang maganda. Pero sa akin, ang available is breadcrumbs. So, breadcrumbs ang nilagay ko. So, finally, yung kangkong. Instead na pechay, kangkong ang aking nilagay. Ayan. So, pwede rin ang kangkong sa ating kare-kare. So, ganito magkare-kare, nilalagay ko na lahat tating gulay. Para easy lang, daling i-prepare. Tsaka wala ng kuskus balumas. So, ang page ko talaga is for simple and easy cooking. No, wala ng arte-arte. So, ayan. And then, ang finished product, serve natin to with bagoong alamang. Ayan. So, hara, kain na tayo. Thanks for watching. Mag-ingat po palagi. Please subscribe to my channel. Love you all. Bye-bye.